What's up guys? Welcome back sa Explorer TV. Minsan, ang pinakamadali at mabisang solusyon sa ating mga problema ay hindi yung komplikadong solusyon. At minsan naman, ang mabisang sagot ay hindi yung bagong solusyon, kundi yung mga nandito na sa paligid natin. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe at paki-hit naman ang notification bell para updated ka sa ating mga kwento. Maraming mga tao ngayon ay may mga genius na idea at sagot sa mga problema. Pero alam nyo ba na ang mga hayop ay matagal nang nag-evolve sa kanilang trial and error para lang maka-adapt at mag-survive sa kalikasan? Ang biomimicry ay isang pamamaraan ng tao para makagawa ng solusyon sa problema sa pamamagitan ng paghahalintulad ng disenyo at ideya na makikita sa hayop at kalikasan. Ito ay ginagamit kahit saan, tulad ng mga buildings, sasakyan at mga materyales sa paggawa. Narito ang 7 kamangha-manghang technological application o mga imbensyon na hango sa hayop at kalikasan. Ang bullet train, inspired by kingfisher birds. Nang tinanggap ng mga Japanese engineers ang napakalaking hamon na i-upgrade ang kanilang disenyo sa kanilang high-speed bullet train, sila ay nahirapan kung paano pabilisin pa ang train na ito. Ang problema kasi, hindi umaabot sa gusto nilang bilis ang train dahil sa drag ng hangin na humaharang sa harapan ng train. Lalo na, pag pumapasok ang train sa kanilang tunnel, ay lumilikha ito ng napakalakas na shockwave o tinatawag nilang tunnel boom. Ang lakas ng shockwave na ito ay nagiging dahilan para magkaroon ng damage sa mga structure sa ilalim ng tunnel. Nakita ng design team na ang dahilan pala nito ay dahil sa mapurol na front nose cap ng train. Para ma-minimize ang tunnel boom at ma-increase ang aerodynamics ng train, kailangan nila ng mas matulis ng nguso ng train. Kaya, ginaya ng mga engineers mula sa tuka ng isang kingfisher na ibon ang mga bagong modelo ng train. Ang mga kingfisher ay mayroong specialized na mga tuka. Kaya nilang mag-dive sa tubig para mag-hunt na walang ingay mula sa splash ng tubig. Hango sa ideyang ito, ginamit nila sa kanilang mga makabagong train at ito ay 10% na mas mabilis at 15% na less ang consumption sa kuryente. At ang pinaka-importante, nawala ang tunnel boom. Wind turbines, hango sa palikpik ng humpback whales. Marami sa mga modern aerodynamic design ay umaasa lang sa basic principles. At para makuha ang pinakamainam na pag-angat at minimal ang drag, ang makinis na gilid at malinis na linya ay iyon ang epektibo. Pero sa mundo ng mga hayop, maraming mga species ang may kakayahan na may pambihirang pag-angat, katulad na lang ng humpback whale. Ginagamit nila ang mabukol na tubercle fins para sa pag-angat na kung ayon sa tao ay kabaliktaran ito. Ayon sa Harvard University study, nadiskubre nila na ang mga nodules ay ginagamit ng mga whales para sa matarik na anggulo sa pag-atake sa kanilang mga pagkain. Ang angle attack na ito ay sa pagitan ng daloy ng tubig at ang harapan ng kanilang palikpik. At sa kaso ng mga humpback whales, ang angle attack ay aabot sa 40% na mas matarik kumpara sa makinis na palikpik. Sinubukan ng mga US Naval Academy ang ginawang model ng palikpik gamit ang biomimetic fins na ito. At yun, bumaba ang drag effect nito at nag-improve ang pag-angat. Samantala, ang Whale Power Company ng Canada ay namuhunan sa pinakabagong tubercle technology na ito. Ayon sa MIT, ang whale power ng biomimetic blades para sa wind power ay nagpuproduce ng parehong dami ng lakas na 10 miles per hour only, kumpara sa conventional turbine na 17 miles per hour. Ang antimicrobial film, hango sa shark skin. Ang pating ay isa sa apex predator ng karagatan. Napakadalubhasa nila sa pag-hunting. Kilala rin sila sa malakas na pang-amoy at muling pagbuo ng mga ngipin. Ngunit, ayon sa mga makabagong pagsaliksik, ang kanilang balat ay sobrang nag-evolve para sa pangunahing gamit sa pag-hunt. Ang shark skin ay nababalot na tinatawag na dermal denticles.
Kapag nakita mo ito sa microscope, ito ay parang layers na malambot na maliliit na ngipin. Kapag gumalaw o lumalangoy ang pating, ang dermal tentacles ay naglilikha ng low pressure zone. Ito ay napakahalaga para sa paghila ng pating sa kanilang katawan pasulong at nakakatulong din ito sa pagbawas sa dragging. Ang brand na Speedo ay isinama nila ang biomimetic shark skin sa kanilang line of swimsuits para sa 2008 Olympics. Ayon sa Smithsonian Institute, 98% ng mga medals sa 2008 Olympics na pinanalo ng mga swimmers ay suot nila ang shark skin swimwear. Mula noon, ang technology na ito ay banned na sa mga Olympic competition. Itong dermal tentacles ay tumutulong din sa pating para maging malinis ang katawan nito. Dahil din dito, ang US Navy ay nag-develop ng isang material na tinatawag nila na sharklet. Base sa skin pattern ng pating na nalilimitahan nito ang pagkapit ng mga dumi at lumot sa mga barko. Base din sa ideyang ito, maraming hospitals ay gumagamit din ng biomimetic shark skin film para labanan ang cross-contamination.